Hi, good morning po sa inyong lahat at welcome po muli dito sa aking channel. At kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, please subscribe at i-click po yung bell icon para update po kayo sa mga susunod ko pang tutorial video. Maraming salamat po. At ngayong araw nga po ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-propagate o madaling magparami nito Dieffenbachia Tropic Marianne through cuttings. At ito po yung puputol-putulin natin na cuttings ng Dieffenbachia Tropic Marianne kasi pangit na po yung kanyang mga dahon at super leggy na po sila. Gaya po nito, ayan. Napakatas na po niya at pangit na po yung kanyang mga dahon kaya kailangan na po natin siyang ipropagate para makapagparami po tayo. At ingat lang po sa pagpuputol nitong mga Dieffenbachia Tropic Marianne or any kind of family po nito kasi yung dagta po ay makati sa balat kaya gagamit po tayo ng guantes kapag magpuputol po tayo ng mga ganitong uri ng halaman. At bago po natin putulin yung mga Dieffenbachia Tropic Marianne or any kind of plants gaya po ng mga damkin ay kailangan po muna natin na isanitize yung ating mga tools na gagamitin gaya po nitong mga gunting at pruning shear. At ang gawin lamang po natin ay initin sa lighter para mamatay po yung mga bacteria na present po dito sa gunting na ating gagamitin para makaiwas po sa mga contamination na merong sakit yung ibang halaman na pinaggamitan natin itong mga tools na to. At ito na po yung mga halaman na ating gagamitin. Ang ginagawa ko po kapag nagpo-propagate nitong Dieffenbachia Tropic Marianne ay through cuttings at 2 nodes to 3 nodes po yung aking ginagawa. Ito po, ayan. 1, 2, 3. Kailangan natin putulin dyan. Ingat lang po doon sa mga dagta kasi makati po yan sa balat. 1, 2. Depende po sa mga agwat ng ating halaman. Putulin lang po natin siya dyan. 1, 2, 3. Ayan. 1, 2, at itong halaman ay putulin na lang natin yung dahon. Tapos, yan. Itanim natin to. Pwede pa po ito. At ito na nga po lahat yung cuttings na nakuha natin. Nakakuha po tayo ng 33 pieces of cuttings. At gusto ko lang po ipakita sa inyo yung ibang nauna kong cuttings na ginawa. Ayan, mayroon na po siyang ugat. Ayan, isa pa. Ayan. Mga nauna ko na po itong pinuto sa ibang halaman. So, ang exciting part po nito ay kung kailan po siya magkakaroon ng mga panibagong halaman. Ang gagawin lamang po natin ay itatanim na po natin sila. Yan, dito sa planggana. Walay natin ito. Any kind of medium po ay pwede. Kung ano po yung available dito diyan sa inyong lugar, ayun na po yung ating gagamitin. Sa akin po ay ang ginagamit ko ay topsoil saka yung rice hull. Ayan. Pahiga lang po natin. Pwede naman po yung paganyan. Yan. Ibaon, pero ang ginagawa ko po ay pahiga lang. Pero may mga pagkakataon po na
Meron ding nabubulok sa mga cuttings na ito. At ito na nga po yung ating mga cuttings na itanim na po natin. At mag-aantay na lamang po tayo kung kailan po sila magkakaroon ng mga panibagong halaman gaya po nitong aking naunang cuttings na itinanim. Ayan. Ito po yung nauna kong itinanim na mga cuttings nitong Dieffenbachia Tropic Marianne. Marami po yan. At abangan po ninyo yung susunod ko na video about sa pagripat po nitong Dieffenbachia Tropic Marianne. At maraming salamat po sa inyong panonood. Naway may naibahagi po ako sa inyo ng kaunting kalaman. At huwag niyo po sanang kalilimutan mag-subscribe at i-click po yung bell icon para sa mga susunod ko pang tutorial video. Maraming salamat po. Bye-bye!